Ganda ang umaga po sa kanilang lahat. Morning everyone. Palakpakan natin ang Diyos. Sa napakaganda ng umaga. What are you expecting from our God today? Pumunta kayo dito kanina. Ano ang ina-expect nyo sa ating Panginoon? I'm expecting healing yun. Ang ina-expect ko ay bumagsak sa ulo ko. Paro-paro. Pero. But, my dear sisters and brothers, if it comes from God, it is good for you. God is a God of surprises. 2 days ago, nasa Palawan po ako. This woman, for sure, was not expecting this to happen to her and to her husband. Kasi yung kanya pong asawa, nahulog sa puno ng niyog. Dahil pwede nahulog sa puno ng niyog, naging bedridden. He can't even sit down. Hindi po pwede umupo. For the last 2 years, nakahiga lang, nakatagilid pa. So binuhat po ito ng 6 na tao, 2 Webes at dinala sa Posilusiyo. Pagkatapos po ng misa, pinray over, ito pong bedridden na hindi makatayo, hindi makaupo, nakatagilid for 2 years, bigla pong naglapad. Screen na ganyan, nakita po ito ng lahat. Nakita ito ng lahat. So, nag-iiyakan ang tao, nagtutulong. Alam nyo kung ano nangyari sa asawang babae? Gamuntik na po inatake sa puso. Hindi ini-expect ng babae na ang kanyang anak ay makakalakad pa. O kung makakalakad, hindi niya akalain na in just an instant. But what I was touched the most ay yung reaction ng tao. Ganito po pala ang tao na yung naka-witness, nakakita, pati sila naapektuhan. Sabi niya, Father, dati ang dami kong galit sa dibdib, pero biglang nawala. Just like that. You know what happened there 2 days ago? People experience the power of God. At sa mga tao pala na nakaka-experience ng power ng Diyos, everything is secondary. Wala na. That is God's kingdom. What is happening to us or what we are deprived of is the fact that we are not seeing God's power in our daily life. Parang hindi natin makita-kita ang kapangyarihan at ang kamay ng Diyos ating buhay. Kaya po, maraming tao ang nagiging ipokrito at ipokrita. In today's gospel, Jesus was basically so mad with the Pharisees. Ito pong mga Pariseyong ito, so dapat, ano ba mga Pariseyo? And sa ngayon, ano mga pare? Obispo. Yung mga tao simbahan, mga lay ministers, mga canon lawyers, supposed to be, sila ang makaka-witness ng kapangyarihan ng Diyos, pero hindi nila nakikita ang kapangyarihan ng Diyos, kaya naman sila na hindi nagbabago dahil lahat nasa isip lang. Lahat ang Diyos ay hindi buhay sa kanilang puso. Noong hapon po yun, kinausap ko mga seminarista. At ang tanong ko sa kanila ay ito. Kasi itong mga seminarista nito, gusto ng lahat lumabas. Ayaw na magpatay. Parang namatay na rin sa kanilang puso ang vokasyon. And this is so sad. Na supposedly, tayo mga nagpapare o pare o yung mga nasa simbahan na nagsisimba, supposed to be, nakikita sa atin ang tinatawag na
kabutihan. We feel God, God is alive, and yet in our life, He's not alive. But what happened in that very day, everything was divided. Every single person who witnessed the power of God were all inspired. Not only that they were all inspired, they want to serve the Lord. Ano ba may tanong ako eh? Sa mga tao na ang buhay ay hindi pa masaya. There, you know that there is something missing. You know that there is something lacking. Para may kulang, subukan nyo ito. Maglingkod kayo sa Diyos. Let us serve the Lord and you will see it's priceless. Meron pong grupo akong namin. Yung grupo ito, tutawagin ay MPG. Noong una, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng MPG. So pinangalanan ko, mga patay kuto. Pero ang tulay kong pangalan ito ay Monday Prayer Group. Tatapos ko lang magbisa kahapon, nandito na naman. Ano ba kayo mga siraulo? Wala na kayong ginawa kung hindi sumunod. Sabi nila ay ito. What that's been the most? And exactly what I'm telling you. Ito yung mga presidente dati ng Polo Club, ng Golf, Manila Golf Club, yung mga sayaw lang ng sayaw, ballroom ng ballroom. Ngayon, my God, nung natutong mag-serve sa Panginoon, ang sabi, mas masarap pa pala ang mag-golf. Mas masarap pa pala kaysa mag-golf ang maglingkod sa Diyos. Mas masarap pa pala kaysa mag-ballroom ang maglingkod sa Diyos. Mas masarap ang maglingkod sa Diyos kaysa kahit anong gawin nyo sa inyong buhay. Kaya hanggang ngayon, miserable ang buhay, malungkot, dahil hindi pa ibinibigay natin ang ating buong sarili sa Diyos. Let us be real and let us confront our own issues. Ginagamit naman ng Diyos ang inyong mga sakit. God is using your infirmities o kaya nagkakasakit ang inyong kamag-anak. Minsan tanong kayo ng tanong, bakit ako pa? O bakit siya pa? Mabait naman. O sige, ikaw na lang magkasakit. Ayaw mo naman. But, sa pagkakasakit ng tao, and now you're going back to church, as what I asked you earlier, ano kaya ang ina-expect nyo sa Diyos? God is expecting as well from you na sana, ngayon na nandito kayo, your faith will be renewed and revived. Bakit ba kailangan ang ating pananampalataya ay ma-renewed and ma-revived? Why we need to be renewed? Why we need this kind of renewal? Kasi our life will be forever miserable. Ano ba ang nagagalingan ng misery? Pag may maraming kaaway. Pag ako lagi mainit ang iyong ulo. Kapag ako kayo'y aburito. Karamihan ang mga tao na aburito dahil sa problema. Dahil po tayo may problema. But if you're with the Lord, and if you know that the Lord is with you, it's not a problem. Those are not problems. Those are challenges. So, simula ngayon, wala na kayong problema dahil ang ating Panginoon ay bibigyan kayo ng solusyon sa inyong buhay. Amen. Amen. That's the truth. 2 days ago, doon din sa Palawan, may nagbigay ng testimony. Galing ko pala yun dito sa MonteMaria. Sabi ko, taga saan ka? Ako po ay taga Manila. Bakit ka nandito sa Palawan? Pwede, napakaraming tao sa MonteMaria. Dito na lang sa Palawan para ako malapit sa inyo. Pero marami rin tao. Bakit? Anong gusto mo ipagamot? Father, hindi naman ako gusto magpagamot. I just want to thank you. Ako so, bakit? Kasi po ako dati ay depressed. So she narrated her story of her depression. Sabi niya, Father, ang depressed pa ng tao, pag ikinanood ng TV, kahit nakakatawa, hindi ka matawa. So, ginawa ko, Father, pumunta ako ng MonteMaria. Wala ka namang ginawa sa akin. Kami mag-asawa, pinag-umpo.
kaming pumalay. Nanood ako ng TV, tumawa ako ng tumawa na wala na yung depresyon. Oo. Kailangan ko lang kalang yung umpo, ang inyong mga ulo. Parang yung babae kanina, when I was about to go to the CR, hindi niya ako natin alam. Sabi niya, Father, ano bang ginawa mo, hindi kayo kaya kilala? Patungan mo nga ang ulo ko. So, binatungan ko. Father, lakasan mo pa. Oh, lakasan pa. You know, sometimes nakakatuwa ang tao. Ginagamit lang po ako ng Diyos as an instrument. Para ano, maliwanagan kayo. At ipasabi sa inyo, ano yung nasasabi na Diyos? Yung sinasabi ko lang sa inyo, yung sinasabi sa Biblia, upang tayo magkaroon ng tinatawag na magandang buhay sa mundo, tayo rin kasi ang magsasuffer. Unang-una, kapag kapo ang tao, mahilig magpakita ang tao, hindi tatagal sa inyo yung mga kasama sa bahay. Kaya po yung may mga katulong, magmabait kayo sa inyong katulong. Bakit kamo? Baka hindi nyo alam kung ano nilalagay na sa pagkain, baka yung nag-aduro ko. Totoo! I'm serious. Tuturuan ko kayo mga katulong. Ka, minamaltrato kayo, hindi ko sinuswerto, nasunin ninyo yung amo. Titigil ang tao.
Pero pagka sinabi mo, oy, hindi naman ako ganyan, hindi naman ako ganito. Pag ipinagtangkol mo pa ang sarili mo, hahaba pa. Tutulin mo na agad. Sabihin mo na lang eh, totoong lahat yan. As a matter of fact, mas masama pa ako dyan. Isn't that your strange people? But our God, ito naman ang, this is what I admire sa ating Diyos. Ang ating Diyos, pag nagpagaling, hindi niya itinatanong, chismosa ka ba bago ka tayo pray over? No. Hindi. Katulad ng pinray over kong itong bedridden ito, hindi ko naman itinatanong sa kanya, bago ka nahulog, ikaw ba'y maglalasing? Tiyak, sa tingin ko doon, maglalasing. At kaya baka nahulog sa puno ng niyo, nung umuyak, nung umakit ng niyo, klase, eh di mo uhulog na. But our God siguro, sabi niya siguro, tama na yan, 2 years and a half, na ikaw ay bedridden. Lumakad ka na. Pero hindi siya nag-retaliate. God never retaliates. Hindi niya iniwan na gusto mo nang magbago? When I prayed with him, I just said, God, have mercy on him. He stood up and walked. Same thing with this boy. Doon din po kasi 2 days ago, mayroon po itong bata na umiksi yung paa ng 2 inches. So siya limping, kailangan ng crutches kasi naapektuhan na yung kabilang hips. Alam niyo po, nung ipinray over ko, nung natumba, kita ng lahat na yung paa na maiksi ng 2 inches, nagpantay, tumuwid, paglakad. 2 days ago nangyari. At marami pang healing. Marami pang healing. Pagkasama ng healing na ito, yung tinatawag na evangelization. Si Jesus, hindi po sinasayang ang bawat oras na ibahagi ang mabuting balita. Kasi most of the time, kadalasan, tayong tao, wala naman po sa tatay tayong interest makinig. Kung hindi ang venue, kung hindi yung tinatawag na sitwasyon ay katulad nito. Katulad nito na kayo ay wala nang magagawa kung hindi makinig sa akin kasi wala nang ibang palabas dito. And at the same time, you are here predisposed to listen. And this God, hihimayin niya, iisa-isahin, tanggalin yung mga issues ninyo. Ano ba yung mga issue? Paramihan si ate, mga inquietero, inquietera, siloso, silosa, pakialamero, pakialamera. Yung mga negative na yan, ibibigay natin yan lahat sa Diyos. Para pagka kayo yung umuwi, bumalik kayo sa Bulacan, may 3 bases po ng taga-Bulacan dito, taas ang kamay ng taga-Bulacan. Yun, nagkalat ang taga-Bulacan, kasama yan ni Father Ray. Pag kayo'y bumalik kung saan man kayo nagdaling na lupalo ng mundo, may baong-baong kayo at daladala kayong mabuting balita na tutunan sa MonteMaria na ano, hindi dapat magtanim ng galit. Remove all this hypocrisy, hindi dapat magsalita ng masama sa kapwa, hindi dapat magmagaling. Alam mo karamihan sa tao, bakit ba may mga ipokrito at ipokritang tao? Bakit ba may mga tao sinisiraan ang kapwa para masabi na siya'y magaling? At yung sinasabihin niya ay hindi magaling, masama. Kaya pag may nagsalita ulit sa inyo, sabihin, tutulin nyo agad. Sabihin nyo agad, magaling ka na. Mas mabuti ka sa kasanya. Mapapahiya yun. And then he or she will realize, wala tayong karapatan na manira ng ating kapwa. Alam mo po ba yan ang sakit nating mga Pilipino?
sakit natin, mahirap na kapwa. Kaya, sige sabihin na natin, baka kaya hindi tayo umaasenso. Mabuti lang kayo nagkasakit! Yan, umatend ng healing mass sa MonteMaria. Narinig! Kailangan pala magbago that we need to change. We need to change our ways. And in changing our ways, we're giving ourselves an opportunity to be a better person. And in doing so, we will become happy or happier. Mas magiging masaya ang ating buhay. Kung dati po kayo'y masungit, swapa. May mga taong swapa. Ano ba yung mga taong swapa? Yung ganit. Yung bang hindi marunong magbigay. Sa team, hindi rin po dapat yan. Minsan kaya po tayo nandito ngayon eh. Sa bulwaga na katulad nito, because we need a corporate kind of healing. Kailangan natin kumaling. Ano ba ang connection nito sa healing? Malaki po mga kapatid. The healing that is happening here is not magic. Hindi po ito pag kayo hinawakan, mawawala ang bukol. Nung ako po'y nag-healing mas yung unang araw sa Palawan, that was Tuesday, literally, lahat ng may bukol, may goiter na wala. But it's not about my head. It's all about God. Ganon din ang mangyayari rin sa umagang ito. Yung inyong mga bukol, mawawala at galing. Nag-provide ng kagalingan upang ang ating pananampalataya ay lumago. Bakit kailangan lumago ang pananampalataya? Ano ba raw ang ibig sabihin ng malakas na pananampalataya? Ang halatulad po ng isang malakas na pananampalataya ay ito. Pagka po kayo nagdasal, Lord, ang init, bigyan po kami ng ulan. Kailangan pong magdala kayo ng payo kahit nainit. That's faith. Because you ask God for rain. Tapos wala kayong dalang payo. Hindi nyo ba napapansin ang bata? Yung batang sanggol? Pag nilalaro nyo, pag inihagis nyo sa taas, tuwang-tuwa. Bakit nakangiti ang bata pagka inihagis natin? Alam niya na may sasalo sa kanya. That is the hand of God. Kaya po mga kapatid, wala pong dahilan para tayong matakot. Yung mga may cancer, yung mga may problema. Isipin niyo yung bata. Yan po ang tinatawag na faith. Pagka po kayo itinaas, ang pagtataas na yan, para pagka po kayo nagkasakit, huwag niyo pong isipin na kayo mamamatay na. Marami pong nalidepress pag nasabi na stage 4 cancer. Nadalasan, nauna pa nag-aalaga. Totoo. Meron po akong dinalaw. Ito pong aking dinalaw na ito ay comatose. Ang sabi po sa akin na kaibigan ko, lawyer pa naman ito, father. Lahat ng nag-aalaga dyan, namatay ng lahat. Sabi, ilan taon na yung comatose? 15 years. 15 years na talagang... So, ibig sabihin ito, wala tayo. We have no power to dispose our life. So, walang nakakasiguro. Dahil walang nakakasiguro, ano ang gustong mangyari ng Diyos? Let us enjoy the time
now that God has given you. I-enjoy natin ang biyayang Kanya ibinibigay sa atin. Bakit kailangan natin itong i-enjoy? Hiram lamang po ito. At pag hindi pa po kayong masaya sa inyong buhay ngayon, huwag niyo pong sisihin ang inyong kapitbahay. Karamihan po sa atin, mahilig manisi. Pag naging miserable ang buhay, sinasabi yung malas, kung hindi asawa, biyanan. Hindi po yun ang malas. At malas ay ang kasalanan. So my dear sisters and brothers, let us remove all the negativities. Pwede ba? Mag-isip tayo ng tama. Ang mga ipokritong tao na sinasabi sa Biblia, the reason they are hypocrites, at sinabi ni Jesus, kasi hindi lamang sa sila'y nagsasalita ng masama, kung hindi nag-iisip din sila ng masama. So let us have this kind of discipline. Let us discipline ourselves from now on. Don't talk negative about others. And don't think negative about yourself. Huwag niyo pong palakihin ang inyong problema. And in doing so, kayong lahat ay gaganda. Aakyat kayo sa langit at gagaling ang inyong mga sarili. Amen. That is life. The life na gusto ng Diyos para sa ito sa amin. Alam niyo, hindi po madali yan. Kahit ako, it's not easy for me to smile every day dahil maraming problema. Hindi po madali ang maging pare at maging Father Suarez na lahat ng tao pag ako'y nandun, nagtatakuan. Ang kamay ko'y dadala-dalawa, gusto maging apat, ay nahila dito, ay nahila dito. Nagawa na po ako last dito. Balat na balat na po. Ano magagawa ko? Tinanong ako noon ni Boy Abunda, paano ka nasusurvive? Alam mo, sabi ko sa kanya, God gave me an ultimate freedom. And that is the freedom to choose an attitude, a right attitude in any given circumstances. Kung may kalayaan ibinigay sa atin ang Diyos, yun ay ang kalayaan piliin at ating uugaliin sa mga sitwasyong ibinigay sa atin. So kung kayo ay malungkot dahil pinili mong maging malungkot, kung ikaw ay miserable dahil pinili mong maging miserable, kung pinili mo ko ay masungit, kung ikaw ay isip ng masama, kung ikaw ay ipokrito at ipokrita, marami kang kaaway dahil pinili mo ugaliin maging ganun ka. And the very beauty of our faith is we have this God na pwedeng tumulong sa atin. So let us pray today that this God is going to help us na ituwid ang mga bagay na dapat nating baguhin. Alam niyo po, ngayon ko rin nalaman na hindi pala porke matanda na ay may wisdom. Karamihan din pala sa may matanda walang tinandaan. Alam mo, minsan yung